Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood sa ngayon sa ating palatuntunang Know the Truth, na kung saan dito po natin malalaman ang kahalagahan, ang kagandahan at higit sa lahat ang kapangyarihan ng katotohanan na nababatay lamang po sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po si Attorney Marwil Yasus OP, kasama ko po si Father Abe Arganiosa. Magandang araw po sa kanila mga minamahal namin takapanoon sa programang ito at magandang araw sa iyo, Attorney Mars. Ito po isang karangalan para sa akin na makasama ka sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, lalo-lalo na ng aral ng ating Santa Iglesia sa programang ito. Alam mo, Father, matagal na rin po tayong nagkakasama no, sa pagtatanggol ng ating pananampalataya. Nagsimula po ako sa Defensores Fide Foundation bilang isang apologist, no? Catholic apologist, at ang aking specialization sa kabatiran ng nakararami ay yung tinatawag nating Mariology o yung tungkol sa ating mahal na Birheng Maria. At ako ay nagbibigay ng mga talk sa mga parokya at sa mga komunidad. At doon kami nagkasama ni Father Abe Arganiosa, no, sa Defensors Fide Foundation, na kung saan mula noon ay lagi na po kaming magkasabay na nagtatanggol sa ating pananampalataya. Ay, totoo po iyan, Attorney Mars. At hindi po lamang iyan, marahil ay inyong napapansin ang aking paulit-ulit na sinasabi. Si Brother Mars po ay hindi lamang isang Catholic apologist, siya rin ay isang Batikan at bantog na abogado. Kaya nga po, Attorney Mars ang aling tawag. At siya po ay graduate ng prestigious UP College of Law. No? At siya po ay naging magiting na abogado mula sa lugar na iyan, no? Mula sa University of the Philippines, na alam naman natin nagpo-produce ng best of the best sa ating mga abogado taon-taon. Sa kabila ng kanyang pagiging abogado, siya rin ay isang profesor ng mga iba't ibang universidad at kolehiyo dito sa ating bansa, dito po sa Metro Manila. At higit pa po dyan, siya rin ay isang author, no? O may akda ng aklat hinggil sa ating pananampalatayang Katoliko. Alam mo, Father, nakakataba ng puso yung pagpapakilala mo sa akin. Alam niyo po, si Father ay siya po ang may-ari ng isa sa pinaka-top vlog sa ating bansa, no, yung The Splendor of the Church, na doon siya sumasagot tungkol sa mga batikos ng ibang sekta ng reliyon laban sa pananampalatayang Katoliko. At talaga naman, ginagamit ni Father at maging ako yung tinatawag nating social media. Nandyan yung Facebook, nandyan yung blog, at nandyan yung Twitter upang magamit po sa pagtatanggol ng ating pananampalatayang Katoliko. Ay, totoo po iyan, Brother Mars. Alam niyo naman, kailangan talaga nating gawin ang bagay na iyan. Sapagkat alam naman natin ngayon na very powerful tool itong media, no, sa pagpapalaganap na impormasyon, yes, sa mga tao. Alam po ninyo, Attorney Mars, ako po yung nagsimula sa pagiging apologist way back when I was still in high school. No, ayan po yung mga panahong mga 1983, no, 80 to 86, graduate po ako noong 1986. Naku, grade 1 pa lang ako noon, Father. Yeah, alam niyo, Brother Mars, bakit ako nahilig dito po sa apologetics, mga minamahal na kapatid? Sapagkat yung mga kaibigan ko at mga kaklase ko sa paaralan, eh may mga born again at may mga miyembro ng itong sektang tatag ng Felix Manalo, no? Yung iglesia, tukoy na natin yung iglesia ni Cristo. Yeah. At dahil nga po dyan, eh, lagi nilang tinutulig sa itong ating pananampalataya. Laging inaatake ang mahal na Birheng Maria at ang Santo Papa. Kaya po sa murang edad na yan, ay minabuti ko pong basahin ang banal na kasulatan at pag-aralan ng ating pananampalataya. At dahil po dyan, nagkaroon po ako ng pagkakataon na may pagtanggol ang pananampalataya, masagot ang kanilang mga katanungan. At nung sila naman ang aking tinatanong hinggil sa kanilang pananampalataya, eh sila yung nabokya, brother. Nakakatuwa po yung experience yung Father. At talaga mula nung high school pa kayo, ako naman po, Father, yung experience ko. Nung ako po ay sumasama doon sa St. Peter's Men's Society, magdamagan po kaming nakikipagdebate sa Luneta. Yung po ako nagkaroon ng experience sa Catholic apologetics, ika nga.
Ito po ang masusubaybayan ng ating mga tagapanood dito sa palatuntunang Know the Truth. Talaga naman yung ating pong pagsagot doon sa mga pangunahing katanungan ng ating mga kababayan hinggil sa pananampalataya. Abangan nyo po, napakarami pong mga tanong at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Mga kapatid kong Katoliko, magsasama-sama po tayo to Know the Truth. Ano bang mga Katoliko ay sumasama? Ayan, Father, narinig po ninyo galing sa ating kababayan. Yan po ang isa sa pinaka palagi nang tinatanong sa atin. Kung yung mga Katoliko daw ba ay sumasamba sa mga larawan? Well, yan po ay talagang isang napakagandang katanungan at talagang very common question na binabato sa atin ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. At marahil ay very excited ang ating mga tagapanood na malaman ang kasagutan natin dyan. At alam mo, brother, kung babasahin po natin ang banal na kasulatan dito po sa Matthew chapter 5, kung ang ating Panginoong Hesukristo ay nakipaglaban at nakipagtunggali kay Satanas, Mateo chapter 4 verse 10. Then Jesus said unto him, "Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve." Pakibasa nga po, brother. At napakalino naman talaga, Father, ang binabanggit dito. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Ayan po, mga kapatid, at maraming salamat, Brother Mars, sa iyong pagbabasa no, sa talatang iyan sa wikang Pilipino. At malinaw na nga po sinasabi dyan na ang ating dapat sambahin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Lamang. Kaya dahil po dyan, hindi natin sinasamba itong mga larawan. Sapagkat dyan ay representasyon lamang ng ating Panginoong Hesukristo at ng mahal na Birhen at ng mga santo. Kahit naman yung tunay, kagaya ng mahal na Birheng Maria, hindi po natin yan sinasamba sapagkat hindi siya Diyos. At napakalino naman, Father, no, sa ating pagtuturo sa simbahan, sa ating katisismo, sa mga opisyal na dokumento ng Santa Iglesia, hindi po sinasabihan o inuutusan yung mga Katoliko na sasamba sa larawan. Wala pong ganong aral ang Iglesia Katolika sapagkat napakalino naman po na ang pagsamba o yung latria ay dapat lamang itong nakaatang sa tunay na Diyos. Wala iba kundi ang Diyos Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Wala nang ibang dapat pang sambahin. Kaya yung mga paratang po ng mga ibang sekta na tayo sumasamba sa mga larawan, yan po ay kabalintunaan at napakalayo po sa katotohanan. Sa katunayan po, sila po ay nagpaparatang lamang laban sa atin. Yes, at kagandahan nga po mga kapatid sa ating pananampalatayang Katoliko, ang aral po ng ating Santa Iglesia Katolika, hindi lamang natin pinupuno sa iba't ibang pasugo o sa iba't ibang mga video o preacher na nagtatag ng kanilang sekta na daan-daan ang pangalan. Kung hindi po ang atin pong opisyal na doktrina ng Santa Iglesia ay codified at ito'y published. Ay mabibili po ninyo sa ito sa lahat ng Catholic bookstore at kahit sa national bookstore. Ang Catechism of the Catholic Church. At wala po kayong makikita ni isa na nagsasabi dito sa Catechism of the Catholic Church na inuutusan kayo ng mga pare o ng Santa Iglesia na sambahin ang mga larawan. Pero ganun pa man, Brother Vars, ito po yung aking kasagutan dyan sa tanong na yan. Kung ikaw po naman yung tatanungin, paano po ninyo sasagutin itong katanungan ito? Kung ako po ang tatanungin, talagang sasabihin ko lang naman ang katotohanan na hindi po tayo sumasamba sa mga larawan. Nagbibigay galang lang po tayo. Wala naman po siguro matinong tao ang sasamba sa kahoy. Wala naman po siguro matinong tao ang sasamba sa bato. Ito po ay representasyon lamang na nagpapaalala sa atin ng mga bagay o mga taong banal. Katulad po ng mga santo, ng mahal na Birheng Maria. At niminsan po,
ay hindi po tayo sumamba sa mga larawang inanyuan. Sapagkat yan po, ayon sa ating pananampalatayang Katoliko, ay idolatria o pagsamba sa mga Diyos-Diyosa na hindi naman po natin ginagawa. Pero Father, maiba ko kasi gagamitin ang ibang sekta na nakikita po kasi nila na lumuluhod tayo eh sa harap ng mga puon. Ng mga ribulto. Kaya nung nakita nila tayo ay lumuluhod sa harapan ng mga ribulto, pinapalagay nila, o tingnan nyo yung mga Katoliko, sumasamba sa mga larawan, sumasamba sa mga larawang inanyuan. Kaya po, sila ay nagkakasala ng idolatria o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano po yung ating tugon sa ganyang pagpuna? Ay, yan nga po, alam mo, ang unang tugon po natin yan, Brother Mars, napapatawa tayo eh. Sapagkat pinakikita po ng ating mga kaibayo at mga tumutulig sa ating pananampalataya na sila mismo hindi nagbabasa ng Biblia ng mainap dahil hindi nila alam yung mga tunay na gamit ng pagluhod at pagsamba sa banal na kasulatan. Sapagkat wala pong sinasabi sa Biblia, mga kapatid, na kapag ang isang bagay ay iyong niluhuran, ibig sabihin, sinasamba mo na siya. Sa mga katwid, napakaraming ibig sabihin ang pagluhod. Ay, marami Father. Po. Isa nga po dito, kung maaari po, ibasahin natin sa banal na kasulatan, ay ito po, 1 Kings chapter 8, verse 54. Ito'y napakagandang talata sapagkat niluhuran noon ni Haring Solomon na tapat na lingkod ng Diyos noong oras na yaon. No, hindi yung Diyos lang o yung langit, kung hindi isang bagay na niluluhuran din natin mga Katoliko. Pakibasa sa Unang Hari, Kapitulo 8, ang versikulo ay 54, ganito po ang ating mababasa. At nangyari na pagkatapos ni Salomon na makapanalangin itong lahat na dalangin at pamanik sa Panginoon, siya ay tumindig mula sa harap ng dambana ng Panginoon sa pagkaluhod ng kanyang mga tuhod at nang ang kanyang mga kamay ay nakagawad sa dakong langit. Ayan. Asaan daw po lumuhod ang ating minamahal na si Haring Solomon? Ay sa dambana. Pakibasa po naman yung English nun, brother. Ano ba yung dambana na yan? And it was so that when Solomon had made an end of praying all this prayer and supplication unto the Lord, he arose from before the altar of the Lord, from kneeling on his knees with his hands spread up to heaven. Ayan, tayo po mga Katoliko, lumuluhod tayo pag nagdarasal tayo sa loob ng ating bahay, sa harapan ng altar natin. At sa loob ng ating simbahan, sa harapan din ng ating altar. Eh ngayon po mga kapatid, yun po bang templo na pinagawa ni Haring Solomon? Ano ba yung laman niyan sa loob? Sa dakong kabanal-banalan, nandiyan ang Ark of the Covenant. No, ang arka no ng ng patutuo sa Panginoong Diyos. O kaya yung kaban ng tipan. Yung kaban ng tipan. Ngayon po mga kapatid, itong kaban ng tipan ay niluhuran din ng isa pang banal na tao. Ito, pinakita natin kay Haring Solomon in general ang pagluhod. Pero ngayon ay particular talaga. Pakibasa po ang Joshua chapter 7 verse 6. At hinapak ni Josue ang kanyang mga suot at nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon hanggang sa kinahapunan. Siya at ang mga matanda ng Israel at sila'y nagsipagbuhos ng alabok sa kanilang ulo. At sinabi ni Josue, ay, O Panginoong Diyos, bakit mo pinatawid ang bayan ito sa Jordan upang ibigay kami sa kamay ng mga Amoreyo na ipalipol kami, nakatigil sana kaming masaya at nakatahan sa dakong yaon ng Jordan? Thank you very much po, Brother Mars. At kitang-kita po natin ang itong alagad ng Panginoon na si Josue, Joshua, successor of Moses, ay lumuhod sa harap ng Ark of the Covenant, ng kabanang tipan ng ating Panginoong Diyos. Eh alam po naman nating lahat, Brother Mars, yung itsura ng kabanang tipan. Kung babasahin po natin itong Exodus chapter 25, verse 17 to 22,
Diyan po natin makikita, mga minamahal na kapatid, ito pong kaba ng tipan ay gawang inanyuan, sapagat yan ay may dalawang higante o napakalaking no, imahen ng kerubin na yari sa ginto na pinagawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya dyan po natin makikita, mga minamahal na kapatid, hindi masama na lumuhod sa larawan banal. No, sapagkat yan ay larawan ng anghel o ng isang banal sa langit. At gayon din, ng mas lalo na ng ating Panginoong Hesukristo at ng mahal na Birheng Maria na lubos na minamahal ng ating Panginoong Diyos. Kung mabasahin natin ang Biblia, Luke chapter 1, verse 28. At sinasabi po dito, at pumasok siya sa kinaroroonan niya, at sinabi, magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo. Yes, ang Panginoon, ang sabi ng anghel sa mahal na Birhen, ikaw ay totoong pinakamamahal ng Diyos. Kaya yung larawan ng mahal na Birhen, mahal din yan ng Diyos. Sabagat kung mahal mo ang isang tao, hindi mo lang mahal ang mukha niya, mahal mo rin pati ang larawan niya. At yung pagluhod naman na ito, Father, ay hindi naman ito patungkol doon mismo sa larawan, kundi doon sa kinakatawan o nire-representa. Halimbawa, kung ang larawan ay larawan ng Panginoong Hesukristo, yung ibinibigay mong pagluhod ay hindi naman para doon sa larawan mismo, kundi sa Panginoong Hesukristo. Ay, totoo po iyan, kapatid na Mars. Unang-una po, brother, hindi ko po maubos maisip kung anong klaseng utak o anong klaseng isip meron itong mga bumabatikos sa atin. Sapagkat alam naman po natin na sa ating lipunan at sa lahat ng bansa, yung bayani sa politika, kagaya ni Dr. Jose Rizal, ni Andres Bonifacio, na nagkamakailan lang, pinagdiwang natin yung centenaryo ng kanyang kamatayan. At gayon din, itong ating mga Ninoy Aquino at iba pang mga kinikilalang bayani ng ating bayan, sila ay merong mga rebulto at merong mga larawan. At tinuturuan pa natin ang mga bata na talagang igala yung larawan ni Rizal doon pa tayo sa harapan ng estatwa ni Rizal sa mga paaralan natin na nagsasagawa ng flag raising ceremonies. No? At hindi lang yan dito sa ating bansa, doon sa United States, napakalaki ng rebulto ni George Washington at ni Abraham Lincoln diyan sa Monument of Liberty, no, diyan sa Washington. Subalit ganun pa man, mga minamahal nating mga kapatid, sa kabila ng lahat ng yan, hindi natin tinutuligsa itong ating mga rebulto ng mga bayani. Ganun din yung mga tao sa mga minamahal nilang atleta. Halimbawa, Manny Pacquiao, o dili kaya Michael Jordan, o dili kaya ay David Beckham, no, at iba pang mga galing, o Chris Chu, no, at Jerome Teng, ng Lasal at ng Ateneo. Iyan ay talagang maraming mga pictures at maraming mga larawan na ikinakalat sa lipunan. Accepted nating lahat yan. So bakit yung larawan ng mga tao naglingkod sa Diyos at mas lalo na yung ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang taong Diyos sa ating piling ay lalapastanganin natin at ire-reject natin ang kanilang larawan. Yung paggawa po ng monumento, Father, ay hindi naman bago sa ating mga Kristiyano, maging yung mga sinaunang tao sa banal na kasulatan, yung mga Hudyo na nauna sa atin, may gawain na silang ganun eh. Kaya po dito sa Ang Buhay na Salita na Biblia ng mga Protestante, babasahin po natin dito sa Mateo 23, ang versikulo ay 29. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo dito, masumpa kayo, mga iskriba at mga fariseyo, mga ipokrito, gumagawa kayo ng libingan para sa mga propeta at pinagaganda ninyo ang mga monumento ng mga taong matuwid. Ang ikinagagalit ng Panginoong Hesus dito ay yung pagiging mapagpaimbabaw, pero hindi siya galit doon sa mga monumento ng mga taong matuwid. Kaya po, napakalinaw kahit noong unang panahon pa man,
gumagawa na ang bayan ng Diyos ng mga monumento ng mga taong matuwid. At kapag ikaw ay nasa harap ng monumentong yan, pag nagbigay pugay ka, hindi naman nangangahulugan na ikaw ay sumasamba, kundi nagbibigay parangal ka lamang, kagaya po ng ginagawa natin sa ating mga bayani. Napakuna ko lang, Father, sa Iglesia ni Cristo, meron din silang larawan ni Felix Manalo. Ginawan po nila ng monumento, ginawa nila ng rebulto, at inaalayan din ng mga bulaklak. Eh wala po itong pagkaiba sa ginagawa nating mga Katoliko. Ah yes, at unang-una po, kung inyo natatandaan, dalawang beses na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas itong leader ng Born Again na si Brother Eddie Villanueva. At makikita natin, para ikampin niya ang kanyang sarili, nagsasalita siya sa harapan ng kanyang mga ng kanyang mga kawan. At dun sa altar, walang larawan ng Panginoong Hesukristo, walang larawan ng Mahal na Birhen, walang krus, kundi pagkalaki-laking larawan niya. At sa harapan ng larawan niya, lahat sila gumaganyan-ganyan, pakaway-kaway, paiyak-iyak, pero may larawan sila ni Eddie Villanueva na sa mga tarpaulin, na sa mga bus, na sa mga nakadisplay, no, sa kanilang mga websites, except galit sila sa larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ganyan din kay Wilde Almeida ng Jesus Miracle Crusades. Ang dami-daming larawan ni Wilde Almeida, pero galit sa larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayong Katoliko po, ayaw natin sa mga mukha ng mga Villanueva. Ayaw natin sa mukha ng mga Manalo. No, with all due respect po naman, pero ang gusto namin, larawan ng Panginoong Hesukristo, larawan ng Mahal na Birhen na totoong minamahal ng Diyos, larawan ni San Jose na totoong matuwid at lingkod ng ating Panginoong Diyos. At sa katunayan, Father, ang Panginoong Hesukristo kasi siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ayon sa Colossians 1:15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ito po ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ito kung sino lamang na mangangaral o tagapagtatag ng kanilang sekta o relihiyon. Yes, at iyan nga po, Brother, ang napakagandang dapat natin intindihin. Kasi ang pagkakamali po nila ay ginagamit nila sa ating itong Exodo 20, chapter 4 to 5, na kung saan sinasabing huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng wangis man ng anumang anyo na nasa itaas sa langit o nasa ibaba ng lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa, huwag ninyo silang yuyukuran. Immediately, ini-interpret nila ito na ito daw ay patungkol sa larawan natin ng Panginoong Hesukristo at ng Mahal na Birhen at ng mga santo. Hindi po. Kinakalimutan nila itong Exodus chapter 20 verse 3. Diyan po pinakikita kung anong uri ng larawan yung pinagbabawal. Pakibasa po. At babasahin po natin para sa kabatiran ng lahat kung ano po talaga ang konteksto ng utos na ito ng ating Panginoon. Sa Exodus 20 versikulo 3, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ayun. Hindi, kitang-kita ang pinagbabawal yung ibang Diyos. Kagaya ni Buddha. Yes. Ni Jupiter. Yes. Yung mga larawan ni Baal. Yes. Napakarami pong mga Diyos-Diyosan at lahat po yan ay pinangalanan sa banal na kasulatan. Yes, yung mga Astarte, mga yan. At alam po ninyo mga kapatid, ang nagpasira ng mga yan, ang Iglesia Katolika. The Catholic Church defeated the pagans of Greece and Rome. At even itong mga pagan druids of Europe. At hindi lamang dyan, sa Mexico. No? Sa Mexico, yung mga Aztecs. Noong dumating yung mga Kastila, talagang yan ay ipinasira ni Hernando Cortes. Exactly. At dito rin sa Pilipinas, yung mga igurot deities, ay ngayon pinagbibenta na lang. Decorations na lang sila. At hindi devoted na mga... Ang mga anito na si yan. Bull. Ayan. Kaya imbis na dapat pasalamatan nila tayo huwag na ba sana silang walang utang na loob sa Santa Iglesia Katolika. Bueno, Father, napakaganda ng ating usapin at talagang ito'y pahapyaw pa lamang sapagkat napakarami pang tatalakayin lalo na sa isyung yan at babalikan natin sa mga susunod na pagkakataon. At
kinukumbida natin ang ating mga tagapanood, ang ating mga kababayan, na tangkilikin po natin itong palatuntunang Know the Truth na hatid po sa atin ng Children of Light Community at ng Cedar Media Incorporated. Kasama na rin po ang ating samahan, ang Defensores Fide Foundation. At hanggang sa muli, Father, kumbidahin po natin ang ating mga tagapanood. Ay mga minamahal na kapatid, kayo po ay aming inaanyayahan na muli kaming samahan dito po sa programang Know the Truth upang sa ganun po kayo ay mapagtibay ng pananampprogramang ito sa pagmamahal sa salita ng Diyos at sa mga aral at doktrina ng ating Santa Iglesia na nakasaad o nakabatay sa banal na kasulatan. Kung kayo po ay nag-enjoy, kung kayo po ay nasiyahan sa aming mga naidulot sa inyo sa palatuntunang ito, tangkilikin po natin, lagi po nating tugaygayan, subaybayan, ang Know the Truth. Alamin po natin ang katotohanan na siyang magpapalaya sa atin.